Isang magandang araw, mga kapatid, mga kaibigan, at sa lahat po ng patuloy na sumusubaybay ng The Bucket List. Ngayong po araw na ito ay muli po natin makakapiling si Mons Andy upang sumagot sa ilan sa mga tanong ng ating mga netizens. Magandang araw po sa inyo, Mons. Magandang araw din naman. At kaugnay po ng pagdiriwang natin ng Kwaresma, ang ilan po sa mga tanong natin ngayon ay may kaugnay para po sa pagdiriwang na yan. Mons, para po sa unang tanong, ito po ay galing kay Anthony Jen de Guzman at ang kanya pong sabi, "Hello po Reverend Monsignor Andy, ang mga Katoliko po ay naghahanda na ngayon para sa nalalapit na mahal na araw. May ilang mga issue po kasi na nais kong malinawan. Kamukha ko po na nagsasanto. Ang aking pong tanong, si Santa Maria Magdalena po ba at si Santa Maria Betania ay iisa? Kasi may mga issue po na iisa daw po sila." Anthony, ito'y nilinaw na noong year 2016. Ito'y sinasabing magkaiba sila. At sa katunayan, malinaw naman ng mga ilang nauna pang panahon. Si Maria ng Betania ay kapatid ni Lazaro at ni Marta. Sila'y mga kaibigan ni Jesus. Si Jesus ay kumakain sa kanilang bahay. At siya ang saksi sa pagkabuhay ng kanyang kapatid na si Lazaro. Gayun din ay siya yung nagpahit ng pabango sa paanan ni Jesus bago siya lumapit na siyang umanaw. Ito yung tinatawag nating Maria ng Betania. Nakalagay yung pagpapahid na ito sa 12th kabanata ni San Juan. Si Maria Magdalena ay kakaiba. Alam natin ang kanyang pinagmulan. Galing siya sa Magdala. Ito yung isang fishing village nung panahon ni Jesus. At sinasabi sa Biblia na mula sa kanya ay pinalayas ang 7 demonyo. At ito'y hindi ibig sabihin ay siya'y isang babaeng makasalanan. Kundi noon ay ang mga karamdaman ay bahagi rin ng sinasabing galing sa demonyo. Siya ay naglingkod kay Jesus kasama ng iba pang babae ayon kay San Lucas. Kaya ang sabi nga ng iba, medyo may kaya si Maria ng Magdala. At nitong taong 2016 ay naglabas ang simbahan ng panibagong dekreto. Ang kanyang pista na dati isang memorial ay ginawa ngayong feast. Ang ibig sabihin ay itinaas. At siya'y mayroong halaga. At doon sa prepasyo'y inilagay ang tawag sa kanya na tinatawag na sa kanya ng mga ilang ama ng simbahan, lalo na si Santo Tomas de Aquino. Ano ang tawag sa kanya? The Apostolorum Apostola. Ang apostol sa mga apostol. Anong dahilan? Sapagkat siya ang unang pinagpahayagan ng Panginoon siya'y muling nabuhay. At siyang inutusan ni Kristo na magpahayag sa mga apostol nito. Kasi ang kahulugan ng apostol ay ang sinugo ng Panginoon. Kaya kumbagay siya yung unang sinugo para ipahayag na ang Panginoon ay muling nabuhay. Kaya nga malinaw na sa Biblia at maging sa pagpipista ngayon ng simbahan na sila ay magkaiba. Para naman po sa ating susunod na katanungan, Mons, bakit po kaya hindi pa na-update ang pasyong mahal gayong nililinaw na ang katauhan ni na Magdalena at Betania? Ito po ay galing kay Chase Roberto ng Baliwag, Bulacan. Chase, sapagkat pag i-update mo ang pasyon, hindi lang yan ang dapat mong i-update. At hindi naman ang pasyon nakabatay sa liturhiya, kundi sa popular devotion. Hindi rin nakabatay sa Biblia ang maraming bahagi ng pasyon, baka magulat ka. Ito'y batay sa tinatawag nating apocryphal books, yung iba. At yung iba naman ay alam natin sa tinatawag na The Legenda Aurea, The Golden Legend. Kaya mahirap na i-update ang pasyon. Kasi pag i-update mo, ay napakarami kang babaguhin. At kailangan ng mahabang proseso rito. Pangalawa nga, yung lengguahe ay kakaiba na. Siguro ito'y magiging hamon sa atin sa mga mahusay magtagalog kung sakali man na unti-unti nga ay i-update na hindi lamang ang bahagi ito kundi ang iba pang bahagi ng pasyon. Halimbawa yung mga lingwahe na hindi na naman maintindihan ng ating kabataan at ako'y magpupusta
maging yung mga matatandang bumabasa, hindi na rin alam yung Tagalog na yun. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, kung kayo po ay mayroong nais malaman, huwag po ninyong kalimutang ipadala ang inyong mga tanong sa www.facebook.com/bakitmonsandy. Marami pong salamat sa inyo, Mons, at marami pong salamat sa patuloy ninyong pagtangkilik sa The Bucket List. Marami pong salamat sa inyong lahat. Huwag po ninyong kalimutan ang pangnampalataya natin kaakit-akit, basta itanong mo lamang kung bakit.